morning. Ayan, ano kami? Pumunta kami ngayon dito sa Cavite kasi maglilinis kami ng bahay. Malapit kami dito. Ang laki ng ano namin dito ng tangke ng tubig yan. Hindi kami mauubusan ng tubig. Mga kapitbahay ko, ayan. Maganda dito kasi maluwag yung lugar. Ito dito yung sa amin yan. Hindi pa bukas kasi inintay pa kami. Maliit lang yung ano namin, yung space namin dito, pero okay na. Sakto lang sa ano, sa family. Ganda rin kasi maaliwalas yung lugar. Hindi katulad dun sa iba, masikip. I mean, pader sa pader ang pagitan. Or wala na talagang pagitan. Dito may space pa talaga. Saka medyo tahimik. Ayan. Pwedeng sa umaga, umupo dito sa sa mga upupuan dito. Ayan, At mayroon din ditong free malunggay. Ayan, Manghihingi na lang sa kapitbahay. Ang taba ng malunggay, ang daming dahon. Sobrang lawak itong lugar na to. And mataas yung lugar, kaya hindi siya bahain. Yun pa naman yung mahirap pag baha-baha, di ba? Dito, hindi bahain. And ayan, may gagawin pa kami sa loob. Medyo okay dito kaysa doon sa dati namin kasi doon puro kwarto lang. Parang puro unit lang dito, talagang bahay na siya. Mag-enjoy yung mga anak kasi banok na sila sa labas, hindi na sila marunong makihalubilo siguro sa mga ibang tao at saka pira na lang din sila makakita ng yung labas kasi nakikita lang nila doon sa bahay namin. Puro puro bubong. Makakita na yung mga anak ko ng tunay na bahay. Hindi puro unit lang. Hindi puro kwarto lang. Yung mga kapitbahay namin dito. Ayan. Hi, sa wakas. O, diba? Parang makakahinga-hinga talaga dito pag nandito na kami. Bali, next week pa ang lipat namin. Kaya medyo abala sa paglilinis, lahat, pag-iimpake. Yun yung pinakamahirap, yung pag-iimpake. Kasi yung mga gamit kailangan pang ikahon. Yung mga malalaking gamit. Hindi ko maintindihan kung paano na iniligpit. Pero kaya yan. Sa una lang naman yan, mahirap yung pagliligpit ng mga ganyan. Ayan, doon sana, yung sa side doon, ayan, may nagtitinda doon ng mga gulay. Parang small talipapa, parang ganon. Gulay, isda, ewan ko lang kung may manok din sila, mga karne-karne. Pero nakita ko lang doon, isda, tsaka mga gulay-gulay. Tapos banda doon. Yan, doon, meron naman doon parang small grocery din.
yung mga bahay-bahay dito na minsan kinukulang kung anong mga ano nila. Kinukulang yung mga pangsahog, mga ganyan, mga seasoning, mga ganyan. Pwede na bumili doon. Tsaka ano, mga soft drinks, ayan. Ang lakas ng soft drinks nila doon. Kadi-deliver lang kanina. Dami. Hindi ko alam kung saan nila nilalagay kasi parang small lang naman yung space nila. Pero ano, ang laki ng nilalagay nila. Buti rin ngayon kasi ano, hindi umulan. Pinagbigyan talaga kami ngayon. Tsaka kanina habang ano, habang papunta kami dito, wala kaming dalang ano, brush and pupamunas, mga ganyan. Wala kaming dalang ganun. Naghanap pa kami sa daan. Mabuti na lang talaga. Swerte talaga kasi ano, may nakasabay kami or kasabay ba yun? Parang may nadaanan pala kami na ano, yung nakabike na may sidecar tapos punong-puno ng mga ano, ng mga gamit sa bahay, mga tabo, timba, mga ganun. Meron kami nadaanan ganun. So, blessing na rin na may nadaanan kaming ganun kasi doon na kami nakabili. Kasi nakailang tindahan kami, siguro mga tatlo, apat na tindahan. Wala kaming mabili. Ang nabili lang namin yung pamunas. E kailangan din namin ng brush para alam nyo na pag maglilinis ng bahay para mabrush na lahat. May ginagawa ko doon. Hindi ko alam kung anong ginagawang yun. Hindi naman siya katulad ng mga ano dito, mga bahay. Kasi alam nyo, di ba pag ganito, alas pare-pareho yung bahay. Kaya tatandaan mo talaga yung ano mo, yung gate mo, tatandaan mo, tsaka yung block mo. Kung anong block number, para hindi naliligaw. Baka mamaya kung saan mapapuntang bahay, di ba? Yung kapitbahay namin dito, parang yung walang tao yata dyan. Pero ang dami niyang tanim kasi hindi ko alam kung anong halaman to. Pero alam ko gulay din to eh. Tsaka alam, parang nakikita ko ito. Kinakain yung ano niya, yung tawag dito, yung ano, yung bulaklak. Ayan, yung color blue yung bulaklak. Color blue talaga yan. Color blue talaga yan. Pero dito sa ano ko, sa camera ko, purple yung kulay. Tsaka ayan, o diba, may mga tanim dito ng ganyan. May alugbati, may ano to, pekchay. Ang ganda ng mga tanim niya, kaso parang walang tao. Hindi ko alam kung ano, parang walang tao. Ayan, ito yung ato pagi namin maghapon dito sa bahay na ito. Kasi Sabado lang kami merong oras para maglinis kasi may trabaho yung kapatid ko. So, yun lang naman yung service namin, yung motor niya. Ayan. Ayan. Yan yung motor niya. Yan lang yung service ko namin pag pupunta dito. Kasi pag commute, hindi ako marunong pag pupunta dito. Eh, ito yung Sabado lang siya ano, available kasi wala siyang pasok. Pag Linggo, ayun, bukas naman ang gagawin naman namin, mag-ano naman kami, mag-grocery naman. Kasi hindi ko pa masyadong alam yung mga grocery store dito. Tsaka, syempre bago pa lang, paglipat dito, syempre ang atupagin ko, paglilinis pa rin, pagliligpit, tsaka kung ano pang mga dapat gawin, mga gamit, ayusin. Kaya ano, kaya kailangan ko na rin mag-grocery. Kailangan yung grocery namin is kompleto for one month. Para hindi na rin ako masasakit, stress, ma-stress, hindi na sasakit ang ulo ko. Kung saan ako hahanap ng ano, ng grocery namin, mga pagkain, ganyan. Kasi syempre yung mga anak ko, hindi mo pwede na ano, na hindi kakain. Or maghahanap pa ako ng pagkain. Hindi ko alam kung saan dito bibili. Tapos ang mayroon lang dito, ayan, ganyan. Yan pa lang yung alam kong mayroon dito. Hindi ko pa alam yung ibang ano. Hindi ko pa alam yung ibang grocery store kung saan. Pero mayroon naman sa labas. Parang may Pure Gold yata dito sa labas ng
ano, ng subdivision. Marami din mga ano, yung mall dyan din sa labas. Kaso syempre, hindi katulad dun sa dati naming bahay. Ang grocery, paglabas mo, walking distance lang, nandun na, wala pang 1 minute, nandun ka na. Dito kasi syempre, sasakay ka pa. Paglabas mo, sasakay ka. Ano ka pa siguro, mga 5 minutes bago ka makarating dun sa grocery. Kaya, iniisip ko yun. So, kailangan ko nang talagang mag-grocery para hindi ko na masyadong isipin. O, diba? Puro isip-isip yung nasa isip ko. Ano daw? Mag-enjoy talaga dito yung mga anak ko. Yan. Grabe, ang laki nitong anong to. O, diba? Ang laki nitong... Ano ba tawag dito? Tangke. Tangke ng tubig. Feeling ko hindi kami... Feeling ko malakas yung water namin dito and ano, hindi kami maubusan kasi kami yung malapit, di ba? Kasi bago pa pumuntian sa mga bahay-bahay dito, syempre, mauna na kami na... I mean, yung water, bago makapunta sa bahay-bahay, syempre, mauuna na sa amin pumunta kasi kami yung malapit. Ayan, kailangan din pala namin malaman kung saan umu-order ng ano, drinking water. Ayun, may dumaan. May ano, may daladalang ano, magdi-deliver ng tubig. Yun, kailangan din namin yun. Kaya, iniisip ko rin, pag nandun, pag lumipat, kailangan yung mga tubig namin, lalagyan ng tubig, yung mga galon. Kailangan may mga laman din. Kasi nga, ayun, makangapak pa kami dito sa ano, sa mga bilihan ng tubig, mga ganyan. Pero sa una lang naman yun, okay lang yun. Sa una lang yun. Basta, ano, okay naman yung lilipatan, so okay lang mga pa sa una. Tsaka kayang-kaya yan. Ganoon talaga, diba? Mga lalabs. Maganda yung pakiramdam ko dito sa lugar na to compared dun sa ano, yung parang ambigat ng pakiramdam mo dun sa isang lugar. May mga ganong ano, diba? May mga ganong pakiramdam. Yung pagpunta mo pa lang, parang hindi mo na gusto yung lugar. Parang ganon. Pero dito, maaliwalas talaga. Nakaka-refresh ng isip dito. Nakaka-relax. Nakaka-relax ng isip. Hindi tulad sa ibang, ano, kunyari sa Manila, sobrang crowded na doon. Kaya, ano, parang nakaka-stress mag-isip dito kahit papaano, maluwang, maaliwalas. Vlog ko muna tong ano namin. Hindi pa kami nakakapag ano, hindi pa kami papasok. Mamaya pa kami makapasok. Pag nakapasok na kami, another vlog na naman yun. Ayan guys, bye guys. Thank you for watching.